Hello and welcome to my channel. This is Dan and you are watching Armor Class Zero. Before we start the channel or the program, please like, share, and subscribe. So every week po, magpapadala po ako ng mga bagong topic po about homebrew role-playing games. Okay guys, ang topic po natin ngayon is called Spell Defense vs Spell Attacks. Or should we say, ang tawag po nito ay Homebrew Spell Defense and Spell Attacks. Ito ay if allowed namang ng Dungeon Master nyo. Pero kung gagawin yung homebrew to, yung mga imposible, pwede po maging posible. Okay, for example, ito po ay para sa mga spellcasters lamang. Wizard to wizard, sorcerer to sorcerer, warlock to warlock, or mga sorcerer or illusionist, mga ganyan. So, dito makikita po natin yung mechanics po ng magic versus magic. So, magic attacks and magic defense ang mangyayari po dito. Sa makikita ng system nito ay, ang gagamiting labanan po dito is 1d20. So, kung ang attacker mismo magkakast ng offensive spell, a-add niya yung d20 niya plus yung intelligent modifier niya at yung plus 8 niyang adjustment para atakin niya, pagdagdag score niya to sa pang-atake niya dun sa target niyang spellcaster din. Ngayon, ang spellcaster din, meron din po siyang pag-asang dumepensa against sa offensive role ng offensive spellcaster. Nagagamitin din niya is D20 at ang kanyang modifier intelligent plus yung standard na score na 8 na dice challenge. So magpapataasan po sila doon at kung sino po yung mas mataas, yun ang nanalo. Ngayon, ang reason po dito sa spell defense na to is pwede pong gumamit ang spellcaster na pandepensa ng kahit anong spell na pwede niyang pansalag sa pang-offensibang spell ng kalaban. Basta reasonable ho yung pandedepensa niya. For example, kasi may mga ibang mga dungeon masters na hindi ina-allow yun. Ibibigay lamang sa'yo yung paraan ng makapag-depensa ka kung meron kang counter spell or dispel magic o yung mga fixed na spell na talagang nakatapat na siya pandepensa dun sa spell na yun. For example, magic missile, then shield spell. Mga ganyan, di ba? Pero, kung bibigyan nyo siya ng kulay by homebrew, may paraang pong dumepensa ang wizard laban sa mga saving throw na agad na spell na katulad ng fireball, ng lightning bolt. Yung talagang, pag kinasa inyo, wala na, expect na, half damage kayo o full damage na kayo. Totally dead na. Talagang unless kung may counter spell ka o dispel magic or something na force field o barrier, parang ganun. Pero, kung bibigyan nyo to ng kulay for homebrew, may paraan din po ang mga spellcaster na inatake po ng mga offensive spell ng ibang ng enemy na spellcaster na dumepensa rin ng iba pang spell basta reasonable at logic po yung explanation niya para madepensa niya. For example, may mga theory po na sabi nila ang magic missile hindi pwedeng salagin ng magic missile, ng kapwa magic missile. Well, actually, depende na sa DM mo yun, pero for my opinion, theory ko, kasi ang magic missile is force magic siya. Kaya din siyang salagin ng another magic missile. So, para yung force magic, nagtulakan lang, nag-counter. Sample lang po yun. Pero for example naman na pinakamatindi, for example ng kalaban nyo tumira ng fireball and wala kang dispel magic o wala kang counter spell. So, anong pansasalag mo? Of course, meron kang remaining spell slot o magic remains na natitira pa, pwede mo kunyo pong gamitin yung pandepensa laban sa fireball bago dumating sa inyo. Pwede rin po ang offensive spell magic na pwedeng gawing spell defense. For example, tinira ka nga ng fireball. Then, pwede mo din siya tirahin ng fireball. Ang tinira mo ng fireball mismo, yung fireball niya. Well, wala ka nga lang magagawa kasi nauna nga siya. So, ang paraan mo is either salagin mo din siya ng fireball to fireball o tirahin mo ng isa pang another offensive. So, kung ba parang in-intercept mo yung missile bago mapunta sa iyo. Pinasabog mo na sa gitna. Or, meron naman another example na yung magic missile, tinira ka. Eh, wala ka ng shield spell na gamit mo na. Then, pwede pong gumamit mo ng iba pang spell na paraan, katulad ng mirror image or
darkness na hindi ka makikita. Kasi ang magic missile is on sight eh. Hanggat nakikita ka, sigurado sa pulga. Unless, nagbigla kang nawala dun, makukumpis yung magic missile. Or, based on, siguro, para sa akin lang, effective din po yung another magic missile po, sabi. Yung mga ganun po na. Ngayon, meron pa naman ding another example naman. Kung halimbawa, tinira ka mismo ng polymorph. Okay? So, delikado yun kasi hindi nyo nakikita yun eh. Bigla ka nalang kinumpasan na, bigla ka nalang magka-transform. Kung halimbawa wala ho kayong dispel magic, pwede nyo pa rin kontrahin yun. I'm not so sure kung very effective, pero alam ko ang magic circle yata pwede. Pagka nasa loob ka nun, hindi ka matatablan ng mga shifting form, mga something na ganun. Pero that's for second edition, I think. Pero kung sa fifth edition siguro, baka may mga sudden changes. Pero, sa totoo lang, kung dadaan nyo po sa homebrew to, marami pong reasonable spell na pwede nyong pansalag, na pang-attacking spell na pwede nyong pang-depensa, laban din sa mga spellcaster na in-attacky kayo. Pero of course, pang-depensa lang, hindi yung pwedeng pang-attacky. Pwede nyong gawing pang-depensa yung spell nyong pang-attacky. Basta reasonable at logic po yung mangyayari. Ganun po yan. At ang problem din po is, pagka nag-sacrifice, nag-gumamit kayo ng spell na pang-depensa, mababawasan din talaga kayo ng spell slot. Dahil nga, ginamit yung pang-depensa, yung spell na yon sa spell na pinambanat sa inyo. Okay guys, papakita ko sa inyo yung demonstration po ng spell attack versus spell defense. Homebrew, watch this. Okay guys, here are some best scenes from spell defense, spell defense against spell attacks. In the Conan but the Barbarian scene, our heroes are being chasing by some group and there is one magician who will try to unlock one of those spells. In the movie, Conan the Destroyer, they've been trapped in a dungeon and the only way is to escape with this random party with one magician who tries to unlock every gate they close. Two spellcasters do each other, both them using magic. The offensive caster either casts unlock all telekinesis while the defender is using wizard or same telekinesis. In the movie The Great Wizard of Oz, two spellcasters are set in a duel.
old spellcaster unleashed their power. The attacker casts a Eldritch Blast, and the defender casts a spell from the one cantrip's energy. In the movie Willow, two powerful spellcasters are ready for battle. In this battle, both spellcasters are using any spell in their own disposal, casting it for offensive and usable any spell for defensive. On the scene of the battle, Saruman casts a fireball directly at Gandalf. Gandalf also casts Power Lord Break when Saruman is stuck. And finally, our last scene of the movie Harry Potter. Both spellcasters will unleash a dual intense attack and visible spell defense through each other, causing even an attack spell become spell defense. Shall not pass! Okay, nakita niyo po ngayon yung demonstration po tungkol sa spell defense versus spell attack o rule. So guys, kung ito'y susundin yung rule, magpapaganda po at magbibigay po ng mataas na moral po ang mga spellcasters na may paraan pang lumaban o pandepensa laban sa mga spell attack na pang talagang heavy hitter. So, depende na lang sa DM nyo yun. So, guys, thank you very much for watching. See you again next week para po sa bagong topic po ulit natin. And this is Dan from Armor Class Hero. Bye!